Hello po sa mga nagbabalak bumiyahe ngayong kasagsagan ng pandemya. Ngayon po ay tuturo ko po sa inyo kung paano nga ba kumuha ng TCP o TPP at ano ang kaibahan nila sa isa't isa. Mamaya ay matutunan nyo kung paano nga ba kumuha ng approval galing sa ESPAS at ang mga kinakailangan nito ng requirements. Travel Coordination Permit o mas kilalang TCP. You can get TCP by applying from ESPAS.ph. Wait, ano nga ba ang ESPAS? Sa mga di pa nakakaalam, ang ESPAS ay isang online travel management system na dinevelop ng DOST in line with the IATA Resolution No. 101. If a province or a city is labeled as restricted, one is required to obtain a Travel Coordination Permit or TCP. Prior to depart o bago kayo bumiyahe. Ito po ang ESPAS, ang website ng ESPAS. Diyan po makikita nyo ang LGU Travel Policy Table at ang member login. Kung napanood nyo po yung una kong video about sa paggawa ng account sa ESPAS.ph, ngayon naman ay tuturo ko sa inyo kung paano kunin ang TCP at ang mga kinakailangan nitong requirements. Ilagay nyo lamang po ang phone number ninyo, password, at i-click ang I am human, then i-click po ang login. Para po ito sa mga meron ng account sa ESPAS. Pagkatapos ay dadalhin naman kayo nito sa home ng ESPAS. Diyan po ay makikita ninyo ang contact your LGU, check restrictions, and are you traveling. Pagkatapos mong mag-login, ay i-click lamang ang Apply Permit sa ibaba ng Are You Traveling. Tapos, ay dadalhin naman kayo niyan sa Travel Flowchart. Pagkatapos mong i-click ang Are You Traveling, ay dadalhin ka naman ito sa kabilang window kung saan mo makikita ang Travel Flowchart. Follow mo lang ang flow niya na Essential Traveler kung hindi ka naman isang upper. Noon kasi, iba yung questionnaire nila. Are you from ECQ, MGCQ? Pero ngayon, ay iniba na nila. Kasi ngayon ay nasa granular lockdown tayo, level 4. Ano lang yung chart flow niya at makikita mo na hinihingi nila ang iyong current location at ang destination na iyong pupuntahan. Makikita mo naman na nakasaad sa pulang box na kinakailangan mong mag-apply ng TCP. Kung ang iyong destination ay restricted area. Scroll mo lang at sa dulo ay makikita mo ang isang button kung saan nakasaan ang Apply Travel Coordination Permit o TCP. Pagkatandaan na ang TCP ay para lamang sa restricted area. Pagkatapos ay dadalhin ka naman ito sa isa pang panibagong window. Fill up mo lang ang lahat ng detalye na kanilang hinihingi. Pagkatapos mong ilagay ang lahat ng detalye, ay i-click ang I am not a robot. Pagkatapos i-click ang proceed. At dadalhin ka naman ito sa attachments kung saan hinihingi nila ang mga requirements na kinakailangan para sa TCP. Isa na rito ang valid ID, negative swab result, acceptance letter. Lilinawin ko lang po, ang acceptance letter ay kinukuha sa destination at hindi sa origin. Pagkatapos mong may submit lahat ng requirements ay i-click ang I am not robot at i-submit ito. Ano naman ang TPP at ano ang kaibahan nila sa isa't isa? Ito po ang TPP. Ang ibig sabihin ng TPP ay Travel Pass Through Permit. Aside from observing health protocols, one important thing you need to remember is to secure TPP. Ang TPP kasi ginagamit mo to kapag yung destination mo ay unrestricted, pero dadaan ka sa restricted area. Samantala ang TCP ay kinakailangan sa destination LGU at ito ay para lamang sa restricted. Ito nga po pala yung sample of approved TCP ng aking mga kliyente. Bali, tatlo po sila lahat. Mother and two child. One is 2 years old and the other is 6 years old. Reminder po sa mga kukuha ng TCP or TPP na kailangan 2 days kasi within 24 hours pa magre-reply or magre-respond yung LGU.
Tatawag po sila sa mga number na ibinigay or inilagay ninyo. Kaya kailangan ng oras talaga, 24 hours. Ito nga pala si Beverly ng Elvejeros na laging nagre-remind na kapag may tanong, huwag mahiyang magtanong. Nandito lamang ako. Maraming salamat.